Hello mga guys! Welcome to my YouTube channel, Hermotic! Asa ngayon, mayroon tayong isang Nova. 32 inches ito. Ang complaint dito ay pumuputi lang yung kanyang screen. Medyo wala siyang tao. Ngayon, itong mga puti-puti dito, reflect niya ng ilaw eh. Kasi gabi ngayon, medyo hindi pa nakabukas yung atong TV. Yung mga bilog-bilog dyan, reflect ng ilaw yan eh. Ngayon ipa-plug ko na. Titingnan natin kung anong naging ano niya. Ayan, umilaw na yung kanyang red light. Ngayon ipupus ko yung power. Yan. Ayan, hindi pa nag-activate. Ay, teka, hanapin ko. Mali yata yung napindot ko. Ayan, medyo okay na. Antayin natin kung anong sinasabi niyang. Ayan, okay yung backlight niya. Ayan, may backlight siya. Ayan, medyo pumuputi yung gilid niya. Itong mga gilid pumuputi. Ayan. Tapos ayan, nagre-rimbo-rimbo na siya. Yung mga bilog dito, reflect ng ilaw yan na hindi yan kasali. Kasi yung reflect ng ilaw namin eh, ano, madilim kasi, gabi kasi ako nagbablog eh. Ayan. Ngayon, ang cost ng mga ganito kasi, minsan sa panel na ito eh, may tumingin na raw dito eh. Pero ang pagkasabi eh, wala raw silang pamalit na ano dito, yung parts. Ngayon, titingnan lang natin kung baka mayroon ako dito kasi sa dami na ng aking ano dito, mga tikon, mainboard. Ah, mga guys, kung kailangan nyo pala yung mainboard, i-message nyo lang sa akin yung model at tumatambak na rito sa bahay. Mura lang ako magbinta kung sakaling subscriber kayo. Ayan, pumuputi siya habang tumatagal. Ngayon, i-off na natin yung TV at saka bubuksan. Medyo critical ito. Sa mga ganitong sira, hindi ko sigurado kung magagawa ito. Pero subukan lang natin. Baka sakaling mayroon akong pamalit dito na parts. Ayan, i-off ko na. Yan. Tapos, bubuksan na natin. Yan. Ano ba pala yung ano nito, brand? Nova. Yan, Nova siya. 32 inches ito eh. Ayan yung kanyang model. 32B9. Ayan, bubuksan ko na. Yan. Ayan, nabuksan ko na siya. Ngayon, tatanggalin natin yung switch para madali magpindot kasi nakakabit dito sa cover niya. Yan. Ah, medyo maingay dito mga guys kasi medyo ano, malapit kami sa mga daanan, sa mga ano eh. Kaya pasensya na kayo. Ah, sa mga comment nyo pala, medyo umingi talaga ako ng pasensya. Hindi ko pa nababasa kasi nga busy pa talaga ako. Ngayon, pagka nagkataon, babasahin ko lahat. Ayan, itabi lang muna natin to. Tapos, ang gagawin natin ay didiritso kagad tayo dito sa top board. Titingnan natin kung marimedyuhan pa ito. Kasi ang sabi ng unang tumingin, kailangan na raw palitan ng, ang alam ko LCD. Wala na, ang alam ko walang pamalit silang LCD. Kaya titingnan na lang natin kung ano ba. Kasi minsan, sa experience ko mga ganito, minsan mayroong nagsusyorted na mga ano, yung mga ceramic capacitor. Kaya isa-isahin natin kung may shortage siya. Ayan. Titingnan natin yung tester natin na bagong-bago. Medyo nagpalit ako ng tester. Ayan. Medyo maganda ito. Malalaki yung number eh. Yung una ko kasing tester, medyo malabo na. Ayan. Tisterin natin yung umpisa natin dito sa dulo. Minsan sa ceramic lang may shorted eh.
Kung wala namang shorted, check natin yung boltahe sa sunod. Ayan, pag narinig natin yung buzzer, ibig sabihin shorted na yan. Ito, good. Ayan, good siya. Sana nga, marimedyuhan natin to. Ayan. Ayan. Medyo okay. Ayan. Ayan, hindi nagbabuzzer yung ating tester. Ibig sabihin, good yung ating kapasitor. Kasi yung mga kapasitor ngayon, parang chip na eh. Hindi na yung gaya dati ng mga kapasitor na mga ganito. Mga ganito, matibay itong mga ganitong klase. Eh, ngayon, ginawa ng akala mo, ano na lang. Paliit ng paliit. Pati paghinang, napakahirap. Kailangan hindi pasmado ang kamay. Ayan. Medyo okay ito. Ayan. Minsan sa mga ginagawa ko, may shorted lang eh. Titingnan natin kung may shorted dito. Ayan. Ah, sa DB Electronics, maraming salamat sa suporta nyo sa akin at sa lahat ng mga subscriber ko. Pinapasalamatan ko kayong lahat kasi kung wala kayo ay magiging wala rin ako dito at sana marami kayong matutunan sa akin. At lahat ng bisko ay ibibigay ko rin sa inyo. Para ito. At sa mga kapwa ko technician, sir-sir lang tayo. Maaring mayroon akong hindi alam, maaring may alam ako na hindi nyo alam. Ganun lang, tingin-tingin lang. Aminado naman ako na lahat hindi ko naman alam eh. Kasi hindi naman ako perfecto na ano. Ayan, medyo wala pa tayong nakitang shorted. Ayan. Medyo okay pa ito. Medyo madilim mga guys pero dito nakikita ko eh. Kasi wala kami kasing kamera na pang ano, pang tutok talaga. Medyo teka, medyo mabigat eh. Teka, ilawan natin. Ayan. Medyo madilim talaga. Ayan, wala naman siyang shorted. 40 kasi ito, mga ceramic na ito eh. Ah, ito, wala. Ayan. Kailangan dito, matyaga lang talaga. Ayan. Pwede rin nating palitan to ng top board. Kailang maghahanap ako rito. Sa dami ng top board ko rito, halungkatin ko pa. Pero kung wala na talaga pag-asa to, eh maring halungkatin ko na. Ayan. Okay, okay pa naman. Teka, isin na natin to. Medyo mahirap hawakan. Ayan mga guys, nakikita ba? Ay, medyo malabo talaga. Ay, pasensya na kayo ha. Pero itong mga tinitester ko ay ceramic ito. Medyo madilim lang talaga. Ayan, hindi pa rin nagbabuzzer. Wala pa rin tayong nakitang shorted. Ayan, medyo napakaliit ng mga pisa niya. Masina ang naghihinang dito eh. Hindi na minsan sa ano, yung anto, hot air. Minsan yan ang ginagamit dito eh. Ayan.
Ah, resistor pala yun. Hindi ko na halos makita. Pero yung sa mga baguhan natin, ang ceramic dito ay yung kulay brown. Yung kulay brown na walang number. Yun ang mga kapasitor dito. Ang mga number nito nasa diagram na nila eh. Hindi natin alam kung anong mga value nito eh. Pero doon sa factory, meron silang sinusundan yan eh. Ang nakalagay lang dito, code number lang eh. Yung location lang niya, bakit pa kasi hindi yun ang nilagay eh. Bakit? Dapat yung value na lang eh. Yung location lang nakalagay dito eh, kung saan ba na ilalagay. Ayan, good yung ating mga ceramic. Ngayon ang gagawin natin ay susunod natin gagawin, mag-check ano tayo, kukuhanan natin ang boltahe. Ngayon ipa-plug ko na. Ayan. Hanapin natin yung bijits at saka bijil. Titingnan natin kung ito pa ba. Ayan, ipa-power on ko na. Andito yung pula niya oh, makikita nyo. Medyo umiilaw siya eh. Ngayon pagka nagunito, iilaw naman yung backlight niya eh. Kaya i-press ko dito sa switch. Sana rito yung power. Wala namang pangalan to. Ah, ito. Medyo malayo-layo siya. Ito na yun. Ayan. Nag-on na. Try natin umilaw yung backlight. Ayan. Medyo umilaw na siya. Tapos ang bijil dito at saka bijits ay nandito. Medyo maliit lang talaga mga guys. Pag hindi ko nga ginamitan ng magnifying glass, hindi ko makita. Ito, to. Ay, teka. Ito. Ito yung bijil, birilo, at saka birihay. Ayan, ititest natin. Medyo nakikita ko dito eh. Pero sasabihin ko sa inyo kung anong mga tinitingnan ko. I-ground natin yung isa. Tingnan natin tong BGL. Dapat may negative 5 dito, 6. Ayun, negative 6.16. Ibig sabihin, good yung ating ano, BGL. Yung bijits kailangan may 30 dito. Ito parang ito yung nawawala. Teka, sana yun. Wala talaga, nawala yung ating ano, bijits. Tapos itong BDD niya medyo 1.2 volts. Pababa ito. Dapat itong mga 3. Ah, hayaan nyo na. Tapos itong kanyang regulator, medyo inyo nakikita madilim talaga eh. Kaya buo yung ating regulator. Sa BDD niya, dapat ang supply nito nasa 3 volts to eh. Medyo mababa siya. Nasa 2 volts lang siya kanina eh. Subukan nating ano, itest lang natin na ito. Kukuha tayo ng jumper papunta rito sa 3 volts regulator dito. Medyo madilim mga guys, pero nakikita ko dito eh. Yung pangatlong paa nung regulator. Ito.
magja-jumper tayo papunta dito. Subukan lang natin kung gagana siya. Ngayon, kukuha ko ng kutsilyo at kakaskasin ko muna to. Kasi medyo mababa siya eh. Lagyan natin ng tingga dito. Tapos, idugtong natin sa kabila dito. Mahirap tumikit. Teka, kaskasin natin uli. Ngayon, nakaskas ko na siya yung satis point niya. Baka mag-shorted to ah. Natalan natin. Ayaw dumikit ah. Ayan. Parang nagdikit to sa kabila. Ayan, tapos ikunik natin yung wire. Medyo sensitive itong mga ganito eh. Ayan, nakakunik na siya. Papunta rito sa ating regulator na 3 volts. Papunta rin dito kasi medyo mababa ang supply niya rito eh. Ayan, tingnan natin kung nagdikit ba. Medyo test natin. Yan. Ayan, medyo okay na siya. Ngayon, titest natin. Titingnan natin kung okay na ba. Kung magkakaroon siya ng supply na 3 volts. Teka, parang may kumalang. Ngayon, ipipress ko na yung power. Ayan na. Tayo natin mag-backlight on. Ayan, nag-backlight on na. Ngayon, i-voltage check natin kung... Ayan. Ayan. Medyo tumaas na siya. Tingnan natin yung BGH. Ayan, mayroon na siyang 30 BGL 6.16. Tingnan natin yung picture. Sana mayroon na. Ayan mga guys, okay na. Mayroon na siyang no signal. Ayan. So, video nakuha siya. So, ayan lang mga guys. Kasi ito, BDD itong inano ko eh, hininangan. Ang pagkalam ko kasi sa BDD, nasa 3 volts eh. Mababa lang siya. Kaya kumuha tayo ng supply dito sa regulator. Maring yung linya nito papunta dito ay maring may loss o... Hindi natin alam kung dumaan pa ba ng mga resistor dahil sa dami na maliliit na mga resistor dito, pero wag na natin galawin, total mayroon naman na. Baka may yung resistor niya ay nag-iba na yung value. Ganun lang yan. Pero ang mahalaga, nag-jumper na tayo papunta rito sa 3. Bali, kung anong supply dito, yun na rin ang sinusupply niya rito. So, okay naman. Tingnan natin kung umiinit. Medyo hindi naman umiinit yung kanyang IC. Kasi pag umiinit ito, medyo hindi normal eh.
Teka, tagalan natin. Ayan, di naman uminit. Kasi kung mainit yan mga guys, napaso na yung kamay ko. Pero hindi. Okay ito eh. So, ayan lang mga guys. At ituloy na natin. Ngayon, ang gagawin natin ay isasara natin ito. Tapos, titingnan natin kung maganda ba yung picture niya. Ayan, nasa uli ko na siya. Hindi ko na sa inyo pinakita yung pagtakip kasi nga madali lang naman yan eh. At tatagal lang yung ating uploading sa internet. Ngayon, ipa-plug ko na. Ayan. Tapos, ayan yung brand niya pala, Nuba. Andito sa baba oh, parang stainless. Ayan. Tapos, ipipress ko na yung power. Ayan. Tayin natin ha. Ayan, lumabas na yung Nuba. Antayin natin. Ayan. Naka-video siya. Ngayon, ang gagawin natin dito ay ititest natin sa karaoke. Nandito na yung aking karaoke. Ngayon, ipa-plug ko na siya. Ayan mga guys, okay na. Medyo maliwanag naman siya, wala namang problema sa kanyang picture. Ibig sabihin yun lang talaga yung nagkaroon siya ng ano, yung BDD niya medyo bumaba yung kanyang supply, nag-connect tayo ng 3 volts doon sa regulator. Siguro yung linya niya doon papunta sa BDD, baka dumaan ang resistor, siguro nag-leak o nag-high value sa uminit siguro. Pero hindi na natin hinanap yon. Bali ang ginawa ko na ay nag-direct na tayo doon sa kanyang ano, supply. So, ang resulta ay okay naman. Hindi naman siya umiinit. So, ayan lang mga guys, at sana nakatulong ako sa inyo. Lalong-lalo na sa mga teknisyen nating baguhan kasi sa mga sanay na ay baliwala na yung ganung proseso. Medyo baliwala na sa kanila yon. So, ayan lang mga guys at maraming salamat sa inyong panonood and please like, share and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.